The Adventures of PhiMan, featuring Dr. Florano, Lemon of Green Zinc, Poacher Face, and the Lost Male Turtle. The PhiMan are public admin and philo man. Public admin loves anything public. Public toilets, public markets, public transport, and most of all, PDA, public display of allowance, and most of all, public display of affection. Philoman enjoys thinking, and most of all, thinking. Together they are PhiMan. Go PhiMan! When they are not protectors of the universe, specializing in marine crimes, they go to school like normal boys and girls. And like normal boys and girls, they have a project to make. Thus, they went to NCPAG, where they met Dr. Florano, an expert in environmental administration in the Philippines, 2010. What led to the creation of community-based coastal resource management, and what situations paved way to the adoption of this management approach? Community-based resource management, for a long time was already there. If you're going to look at the history of the Philippines, meron na tayong barangay system. And you know the barangay system, communal, ano? And the people there depend on the natural resources for their for their livelihood and for their very survival. So it is for their common good that they should protect the environment. Kaya na dumating ang mga Spaniards and the Americans, we look at our natural resources as commodities. No, nature as natural resources as commodities. So nawala yung environmental protection, no? But it reemerged actually not as a resource management system, but more of as an expression of the people's sentiment against the government's neglect of their needs, in particular, keeping the environments safe for the people. And it emerged actually in the 1970s. No? During the 1970s, it was a time of Marcos. No? And it was a protest movement kasi at that time, the Marcos government wanted to build Chico Dam in the Cordillera region. The Chico Dam is a World Bank project. So the Marcos administration was following more the dictates of the World Bank. So they were trying to, in the name of so-called development, they were going to build Chico Dam to provide electricity and water for the region. But they were neglecting the needs and the sentiments of the Cordilleran people, that they want to protect their ancestral land for themselves, and they don't want that Chico Dam. So it was at that time the leader was Nakliing Dulag. So coastal resource management is a cry for social justice. It's a protest movement. So it was adopted by other communities in the Philippines. Now, from a cry for social justice, it became a method for resource management, in particular, coastal resources management. So to make it short, it was more for social justice. Later, it became as a method for coastal resource management. What is the importance of the community-based coastal resource management here in the Philippines? They have to protect their coastal resources, no? And that can only be done most effectively by community-based organization. People owning the problem, people solving their own problems. That's the essence of community-based management. Afterwards, they went to La Union using their extraordinary and supernatural powers. They continued their interview, this time
with Lemon of Green Zinc, a young non-government organization. La Union City, Philippines, 2010! I'm Lemon. My real name is Lemon. I'm the La Union Short Club president for 10 years. Paano nagsimula ang Green Zinc, Lemon? So yung Green Zinc, that was 2 years ago. Kasi nag-umpisa yan si Chris. Chris Sullivan, one of the surfers. Nung pumunta siya dito, dito siya nag-isla sa surf aid. So parang nakilala rin niya si Ope, si Ope Kuneg. One of the kwan din, tumutulong sa Green Zinc. So yun, nagbubo ng group na parang Green Zinc yung pangalan. Mm-hmm. Concern about the, beach cleanup. Cleanup? Oo, beach cleanup. Para yung mga basura natin, yung mga basura ng mga turist na pupunta dito, may tatapon sa proper disposal. Pag beach cleanup, sigurado kasali na yung mga surfers yan. So volunteers? Oo, volunteers na yan. So parang tie-up na yung Green Zinc at saka yung La Union Surf Club. Oo. Nag-print sila ng mga t-shirt. Tapos yung pinagbibentahan nun, yun yung parang fundraising pondo para sa pambili ng trash can, yung mga trash bins. Yung mga blue na nandyan. Oo, yung mga blue na nandyan. Tapos, bumili din sila ng truck. Palagi dito yung truck, nandun sa may barangay hall. So, kinuha ni Cap. So, ang ginagawa nila doon, sila yung umakot ng basura every Saturday morning. Kasi yung La Union Surf Club, may beach cleanup kami every Friday afternoon at 5 dito sa may community dito hanggang sa surf meet, hanggang doon sa may surf camp. Mga garbage na napupulot namin, pinilagay namin sa may basurahan. So, ang ginagawa ng barangay, kinuha nila yung truck. Ayun. Kinukulit na yung mga garbage nila, pinupunta sa proper disposal. May napansin mo ba kung ano yung pinakamadaming basura? Yossi ba? O plastic ng... Oo, yan. Number one, yung mga cigarette butt. Dami. So, siyempre parang bigas yun eh. Binulot na namin, kinabukasan, meron na naman. Sana yung mga nag-yossi, kasi dapat tayo lahat concerned sa dagat, di ba? Nandiyan lang naman yung mga basurahan eh, kahit naglalakad ka sa dagat. Oo nga. Every 50 meters may basurahan. Wala pa kata 50 meters eh. Sa UP, ang layo ng mga basura. So every weekend, ang daming turista na pumupunta. Hirap naman pag ang dumi ng dagat na ang daming turista. Eh kung napaka-sexing chicks tapos tapos nagkalat ng yosi, paano pagagalitan mo? Siyempre ah, hindi ko pagagalitan. Pagsabihan ko, kailangan everyone will be concerned. Kasi ngayon nga, global warming na tayo, so... Anong ibig sabihin ng global warming sa iyo? Yung global warming sa atin, parang nasisira na yung ating mundo. So, we need to... Iinit ba yung tubig natin dyan sa alon? Malamang! Yung pag alas 12, punta ka sa may gilid, parang magtatampisaw ka, maligam-gam yung tubig. Alam mo yun? So, parang si May, minimum pwede yung pangluto ng itlog? Hindi naman. Maligam-gam lang siya. Okay. Oo. May nakita ka bang pawikan dito na naglalangoy? Yun. Hindi siya naglalangoy. Umiitlog. Oh, umiitlog talaga? Oo, sa may beach break natin. Nakatikim ka rin ng itlog ng pawikan? Hindi, kasi gusto nilang kunin. Sabi ko, ikuan nyo yan. Pero yung isa kasing fisherman, kumuha ng isa. Tapos tinuto, para daw matikman. Yun, hindi naman siya masarap. Hindi masarap, no? Oo, parang... Ikaw yun, ano? Parang ano yun, parang bunga-bungangin. Ayun nga, tama. Yung kwan niya, yung lasa niya, so... lahat niya kumunin niya. Nung may umitlog ulit, sabi, pabayaan niyo lang siya para dyan lang yan. Kung gagalangin. Naranasan ko rin yun noon eh, may nangitlog dito. Oo, may nangitlog. Siyempre, yung mga fisherman kasi na iba, hindi nila alam yung kalagahan ng pawikan, yung parang ganon. So parang, kunin natin yung itlog. Yung pawikan mismo, nakatikim ka na? Hindi ko nakatikim. Ayaw ko tikman. Parang nakakalungkot naman tikman yung pawikan, di ba? So, maliban sa, yun nga, yung private individuals na si Ufe at si Mr. Chris, yung Surfers Club, sino pa yung involved? Meron bang tiga-gobyerno na nagsasurf din? Sino yung involved? Maliban kina Ope, kina Chris, at saka ng mga surfers, yung mga involved din sa Green Zinc, sina Ma'am Luli. Luli Arroyo. Tapos yung asawa niya, si Sir Luigi. Mm-hmm. Tapos of course yung mayor natin dito, mayor. Si Mr. Robin Valero. Yes. Sa yung isang involved din. Okay.
So tie up to ng private and government. Oh, yeah. Oh, nang sector at sa private, tie up sila. Okay. So sino bubutong presidente? Hindi ko pa alam. Di pa alam. Dalawa kasi yung iniisip ko eh. Oh, sino? Pero hindi ko pwede sabihin. Ikaw, sino? Maliban sa clean up, ano pa yung nagawa ng green zinc? Yung, kasi yung green, yung ibang nagawa ng green zinc, kasi parang hindi lang sila dito nag, sana na, hindi lang sana sila dito sa La Union, ikon yung parang beach clean up. Gusto rin nila sa ibang surfing area. Kasi nakarating na rin sila ng Siargao last September. Pumunta rin na rin si Chris. So, ang gusto nila, every surfing spot o kaya mga beach cleaner sa Pilipinas, yung mga taga doon, involved sila sa Green Sync program. Okay. So, parang sinisimulan sa La Union pero nililipat-lipat sa ibang parang ano, para yung, awareness campaign. Yan, yan. Parang dito yung pinaka-main chapter ng Green Sync sa La Union. Okay. Very good. Normal boys and girls, PhiMan and PhiMan went back to their secret loft to relax and nourish their extraordinary and supernatural powers. But to their surprise, Poacher Face arrives and disturbs their happy thoughts. This place is Pusoy. Yeah. I'll bet 100 million thousand pesos. I can't. Show the money. Where's the money? This is a rare sea turtle. It's worth more than 100 million thousand pesos. It has eggs that are grainy perfect, and the meat is succulent. The meat will increase your sex drive. But there's more. You can use the shells for decoration or good luck. And it will last 100 years. Oh, but that's illegal! Help! Philippine Fisheries Code of 1998. Pollutant, toxicity, bioaccumulation, biomagnification, grass morphology, secondary producers, shells, conservation dependent, lower risk, maintenance of fish diversity on disturbed coral reefs, phototrophic microendolites bloom during coral white syndrome, rapid phase shifts, and a reversal on a Jamaican coral. Poacher Face had a change of heart and a life-changing paradigm shift. So he swears that he will never poach a lost male turtle again. Once again, the day is saved thanks to the PhiFi! Puff man. Go Puffy Puff. I wanna hold them like they do in Texas days. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with space to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart.